Okay guys, so magawa lang tayo ng prediction or comments regarding dito sa maraming kasong kumalat kay Apollo Quiboloy, ang alagad ng kalikasan. Sumama kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Stop! Okay. Akala ko ba ikaw ang pinamakapangyarihan at pinagmana sa iyo ang lupa? Ngayon, nakasama ka sa listahan ng FBI sa Most Wanted at mayroon kang charge na napakarami. Siguro, baka maubos yung pera ni Quiboloy, no? Or, hindi niya magamit kapag natuloy itong kasong to na charge sa kanya na United States ang kakaso sa iyo. Tingnan natin, subaybayan natin guys ang mangyayari dito as a criminalistic. So titingnan natin. So bago ang lahat, no, kung ngayon ka lang napunta sa aking channel, ako nga pala ang inyong lingkod, Polisya ko at your service. Isa po tayong criminologist. So, hindi po ako abogado, criminologist. At sa mga abogadong makakanood nito ay i-correct nyo. Kung mayroon mang pagkakamali, siguro hindi sinasadya ng content creator. Kasi nga, hindi po ako eksperto sa batas. So, papaubaya na lang natin to sa mga abogado. So, ako gagawa lamang ng comments as base sa aking personal na opinion. So, yun nga na kumakalat nga at nasa mga report na si Apollo Quiboloy ay nagtatago pala ito sa likod na ni Kristo at ginagamit ang kanyang salita ng Diyos para ipagpatuloy ang maitim o illegal ng mga gawain. So, sa mga naniniwala, please comment here. Sa hindi naman naniniwala kay Quiboloy, comment here ng no or sa mga naniniwala, yes or no. Okay? So, kung alamin muna natin yung charges sa kanya, no? Ito, U.S. prosecutor charged the preacher Dandan Danilag in other 6 conspiracy in Gito 6 trafficking. Fraud, coercion, sex trafficking of children, marriage fraud, fraud of misuse of visa, broadcast, smuggle, promotional money, grabe no, money laundering, concealment money laundering, and international promotion money laundering. Grabe no. So, siguro yung iba dito bailable. Yung iba ay hindi billable. Okay. Since na Pilipino yan si Quiboloy, nandito sa atin, at nagkamali siya, ang charges niya ay nasa US, paano ba ito mangyayari? Paano ba siya mapoprosecute kung sakali man, no? Ito po ay dadaan muna sa proseso, yung tinatawag na judicial. So, yung judicial ay nang yung United States ay magre-request dito sa Pilipinas through diplomatic channel kung ano mang pagdadaanan niyan para i-surrender or surrender si Quiboloy doon sa US. O kagandahan lang nito Quiboloy, libre ang ticket mo. Sila na ang magpo-provide papuntang US. Kung ako nga, hindi pa ako nakasakay sa aeroplano, no? Si Quiboloy, pabalik-balik lang. At ngayon, libre pa. Ang kagandahan, bukod sa libre, mayroon ka pang escort na FBI. Oh, big time talaga to si Quiboloy, no? Well, so, aabangan namin itong mga charges mo kung sana patawarin ka ni Lord na para magligtas sa isang katauhan, no? Pero hindi ako sasama sa iyo, ikaw na lang.
at yung mga ibang inaano mo, niluluko. Okay? Saka palang nagtatago sa tinatawag na likod ni Kristo. At ginagamit ang salitang Kristo para magpasarap sa buhay. At ito nga, so although charges pa lang naman ito, no, kumbaga sa ano, hindi pa napatunayan. So hayaan na lang natin ang court na magpatunay at sana ma-provide mo yung mga karapatan mo. At I hope na babasahan ka naman ng karapatan nito at magagamit mo naman. Alam naman ng madla na nasa iyo na ang pinakamagaling na abogado, kaya mong magbayad na kahit ilang abogado. So, see, tingnan na lang namin kung ano ang resulta nito. Okay guys, so ito po, yan po ang judicial order. So, antayin natin kung yung United States of America ay magpapadala ng request ng judicial para kay Kibuloy at kung ano naman ang gagawin ng Pilipinas. So, I think diplomatic channel naman ito. May mga dadaanan yan na approval. Okay? At sana po, yan po ang aking sharing dito. Napakaraming kaso. Siguro ang iba dito ay bailable, yung iba hindi. So, nonsense yung pag-bail. Kung maa-apprehend siya, kung isusurrender si Kibuloy, na makakapag-bail siya. So, kalahating kaso niya makakapag-bail siya, yung iba hindi. So, useless din yun. Siguro, no, maraming nag-aabang dito, buong Pilipinas, kung paano to lalampasan ni Kibuloy. Siguro pag nalampasan mo to, ay isa ka ngang inosente at si props lang nila to, gawa-gawa lang. Okay? So maraming salamat sa inyong mga kapatid at ini-invite ko po kayong mag-live tayo tuwing alas 9 or alas 8 ng umaga, araw-araw. At kung mayroon man kayong mga katanungan, so doon po natin sasagutin anli tanong. So maraming salamat at muling nagsasabi, ako nga pala ang inyong lingkod, Polisya ko, at your service. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nagpo-police. Yung isa ay andito sa YouTube, at your service. At mga kapatid, pa-click naman ng notification bell at subscribe at or like, nakalimutan nyo. At maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta nyo sa ating channel. So, thank you for watching.